Welcome back to my channel. This is Bunsong Marikit. Pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ang tungkol po sa coronavirus. Kung ano po ba ang naging epekto nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mula po sa Fukuoka, ako po ay nakatira. 27 years na po akong nakatira sa Fukuoka Ken, at ito po ay matatagpuan sa Kyushu. At marami po akong naging trabaho sa Fukuoka. Ako po ay naging isang factory worker, naging McDonald's service crew, at ako po ay naging isang clean staff ng isang school, naging private driver, at naging isang caregiver. Marami po akong naranasang trabaho dahil sa hirap po ng buhay dito sa Japan. Hindi po tayo pwedeng pumili kung ano pong papasukan natin. Basta alam ko pong kikita ako at marangal, sige, kayang-kaya ko po ito. Pero minsan, dahil ako po ay matagal na sa Fukuoka, inisip ko po na bakit hindi ako pumunta ng Tokyo? O baka swertihin ako sa Tokyo kung pumunta ako dito. Iniisip ko yung palagi. Nagsimula po ang pandemic ng 2019. So, mga 2018 po, pumunta po ako ng Tokyo. Sa tulong ng aking kaibigan, meron din po siyang kaibigan na pinakilala sa akin at doon po ko tumira sa isang share house. At nagsimula po akong maghanap ng trabaho. So, nagtrabaho po ako dito sa Tokyo sa isang pub as an entertainer po. Dahil po nagkaroon ng coronavirus o pandemic, nawalan po ako ng trabaho sa gabi. Kaya naisipan ko pong pumasok sa umaga. At sinubukan ko pong mag-aral dito sa Tokyo ng paglilinis. Dahil hindi po pwedeng pumasok ng biglaan o walang sapat na experience. Kaya nag-aral po ako sa Pinay Housekeeping bilang isang housekeeper. At awa po ng Diyos, nakakuha po ako ng lisensya. At kasalukuyang ako po ay nagtatrabaho ngayon bilang isang clean staff sa Roppongi. Magsisimula po ito ng 6:30 hanggang 9:30. At yung isa ko pong work ay magsisimula naman sa 11 a.m. hanggang 5 p.m. So, dalawa po yung work na nakuha ko dahil mahirap pong magtrabaho ngayon sa gabi. Punta po ako ngayon sa aking work at medyo umaambong po ngayon. Kaya ako po ay nakapayo. So, umaalis po ako ng bahay from 5:20 dyan po sa Pilipinas ay 4:20 in the morning. So, 3 o'clock pa lang po ng umaga. O madaling araw ako po ay gising na dahil marami po akong ginagawa. Ako po ay naghahanda ng aking ubento o ng aking baon. Ngayon po, dyan ako lumabas sa elevator na yan. Yan, yan ang elevator na aking nilabasan. At ako po ngayon ay pupunta sa aking work. Mga 4 months pa lang po ako dito. Kaya medyo hindi pa ako masyadong sanay sa lugar na ito. Pero doon po sa isang work ko from 11 to 5, magtatatlong taon na po ako dito. Ito po yung aking pinapasukan tuwing umaga. Ito po ay matatagpuan sa Toranomon. At ito pong aking work ay medyo bago o kagagawa lang po. Iyan. At ang aking pong nilinis dyan sa lugar na iyan, sa isang, itong tower na to ay 8th floor, 7th floor, pero
nagbabago po yung kanyang araw-araw na ginagawa namin dahil nagmi-meeting po kami before po kami magsimula kung saan po kami mag-work. Hindi po permanent yung place namin. Diyan po kami papasok. At kailangan po meron kaming IC card para po makapasok sa lugar na ito. Medyo mahigpit pero maganda po mag-work dito. Marami pong work dito pero ito po yung pinakagusto ko na nagustuhan kong trabaho dito sa Tokyo. Dito po ako nag-work from 11 a.m. to 5 p.m. At meron din po akong pang-umaga. Ito po yung labasan namin at sasakay po ako ng train. Ito po yung place na aking pinapasukan. Makikita po ninyo. Nagtuturo din po ako ng Zumba pero dahil po nga pandemic, hindi po ito nagtagal. Kaya nag-focus po ko sa work ko sa paglilinis ng mga office. At talaga pong napakahirap. Habang may corona ay si Bunsong Marikit po ay dinadaan ko po ang aking kalungkutan kapag may oras po ako. Ako po ay nagtutour or bus tour po. At ito po ay ang Airmark. Kaya nalilibot ko po ang buong Tokyo. Doon ko po naiaalis ang aking pagod at lungkot. Kung saan po kami nakakapunta. At ito din po yung ginagamit ko para i-vlog ko po sa aking YouTube channel. At mahilig din po akong mag-TikTok. Madalas po akong mag-TikTok pag wala po akong ginagawa. Nandito lang po ako sa bahay. Pero isa pong araw, October 2, 4:30 po ng hapon, isa pong nakakagimbal po ang aking nabalitaan dahil tinawagan po ako ng aking pamangkin at ang sabi niya po sa akin na tita si Lola wala na. Talagang nagulat po talaga ako dahil nagkaroon po ng sakit si nanay. Pero yung kanya pong sakit, sinabi pneumonia lang. Pero lumalaban po ang nanay ko dahil before po ng October 2, nakakausap ko pa po ang nanay ko everyday. Inaharod pa niya ako. Sabi niya sa akin, Bunso, umuwi ka na kasi matanda ka na. Dito na lang tayo sa Pilipinas, sama-sama tayo. Pero sabi ko, okay lang, Nay. Hindi pa ako matanda. Mag-work pa ako. Tsaka ayoko pang umuwi dahil magkakasama nga tayo sa Pilipinas. Pero gutom naman tayo. Okay lang ako dito. Kahit mag-isa lang ako, basta kayo, okay lang kayo sa Pilipinas, sama-sama. Kahit ako lang po yung nakahiwalay, okay lang. Yan palagi niya sinasabi sa akin, nak, umuwi ka na dito. Yun po palagi niya sinasabi. Pero, dahil nga sa hirap ng buhay, bata pa lang ako, kaya kong magtiis para sa kanilang lahat. Yun pala yung magiging huling pag-uusap namin ng nanay ko. Napakabilis po ng pangyayari dahil October 1 pa lang. Kausap ko pa si nanay. Okay na yung pakiramdam niya at palalabasin na siya kinabukasan, October 2. Kaya hindi ko na po siya tinawagan ng October 2. At ang sabi po sa akin, natutulog lang daw po si nanay. At yung nagbabantay po sa kanya, yung asawa ng kapatid ko,
Nilagay lang po yung gamit sa may ibaba. At nung pagbalik niya po ng kwarto, nakita niya po si nanay. Hindi na po siya humihinga. Kaya po napakahirap. Napakahirap po mawala ng ina. Ang tagal kong nagtiis po dito kasi mahal ko po yung pamilya ko. Pero si nanay, hindi ko na makikita habang buhay. Yung pala yung sinasabi niya na sa akin na umuwi na daw po ako. Pero paano ako makakauwi? Kinabukasan, nakremita po ang nanay ko. Hindi ko po siya nakita nung namatay. Pero hindi ko po makakayanan makita ang nanay kong patay. Ayan. Napakahirap pong tanggapin na mawala ng ina. Lalo na po, nandito ako sa malayong lugar. Ang hirap lumaban pero iniisip ko, may anak pa rin ako na kailangan ako para maging matatag. Ang hirap po lumaban, lalo na sa ganitong pandemic. Gusto ko po umuwi sa Pilipinas pero hindi ko magawa. Kasi may quarantine. Kaya ito po ako ngayon. Laban lang po. Kahit mahirap tanggapin na mawala na isang ina, laban lang po. Nandiyan pa rin si tatay tsaka yung mga kapatid ko. Lumaban lang po tayo. Talagang ganyan ang buhay. Hindi po natin kailangan ng mga material na bagay, mga mamahaling bagay o ano paman. Ang pinaka-importante po ngayon yung kalusugan. Na kahit na wala po tayong pera, basta wala po tayong sakit at buo po yung pamilya. Kaya sa akin nanay, kung nasaan ka man ngayon, hindi ko matanggap yung pagkawala mo. Mahal na mahal kita lahat po ng paghihiram ng dahil lang sa iyo ni nanay tsaka ni tatay. Kaya ako naghihirap, okay lang. Kahit paghihirap na, minsan hindi ko na kaya, pero okay lang po. Kasi ganun ko kayo kamahal. Patawad po sa mga nagawa ko sa inyong kasalanan o mga pagkukulang ko, nanay. Mahal na mahal po kita. Kaya sa lahat po ng may mga nanay pa at mga magulang, mahalin po natin ang ating mga magulang, mga kapatid, lahat po ng ating pamilya dahil hindi po natin alam yung buhay kung kailan kukunin ng Diyos. Kaya itong COVID na po na ito, iniisip ko sana panaginip lang.